Magandang araw sa inyo mga papi at mga mami. At ngayon, ating tatalakayin kung bakit ang mga kamote riders at ang mga taong katulad ko ay madaling madisgrasya sa mga canyon roads at mga bulubunduki na daan. Pero kung bago pa ikaw sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ikaw ay updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Ang unang kadahilanan kung bakit nadidisgrasya ang isang rider sa mga bulubunduki na daan, iniisip kasi niya ito na isang racetrack. Mga mami at mga papi, mga kuya at mga ate, mali po ang nasa utak natin. Dahil ang racetrack po ay talagang nakadesenyo sa mga mabibilis na pagpapatakbo ng mga motorsiklo. At ang public road po ay, syempre, para po sa publikong sasakyan lamang. Kaya naman, pag ikaw ay nasa public road, canyon road o mga bulubunduking na daan, isipin mong mabuti na baka ikaw ay biglang may makasalubong, makasabay at syempre biglang tatawid. At hindi mo kontrolado ang sitwasyon sa daan dito. Kaya naman, kung ikaw ay gustong kumarera, well, doon mo gawin yan sa racetrack at hindi sa public road. Pangalawang rason kung bakit ikaw ay nadadali sa mga bulubunduking ng mga canyon roads, kaibigan, ay ang madumi at syempre mabuhangin na kalsada. Kapag ikaw ay nangungurbada ng 60 hanggang 70 at pag ikaw ay nakadaan ng buhangin o kaya naman nilulumot o kaya naman sirang daan, talagang disgrasya ang aabutin mo. Kaya pag ikaw ay first time sa isang lugar, siguraduhin mong suwabe, dahan-dahan lang at kontrolado mo ang iyong pagpapatakbo para kung biglang ikaw ay mabulaga na mayroong mga ganitong sitwasyon sa kalsada, ay siguradong makokontrol mo o kaya mo pang pahintuin ang iyong motorsiklo. Ang pangatlong rason mga mami at mga papi, syempre pag ikaw ay nadali ng maling akala. Kasi tayo mga rider, pag tayo ay tumatakbo sa mga bulubundukin o mga canyon roads, iniisip kasi natin na atin na ang kalsada. Kasi walang mga bahay, walang halos tumatawid, wala kang halos nakikita. Kaya kung ikaw ay magpatakbo, parang wala nang bukas. Pero dahil nga yan sa maling akala at biglang may tatawid na aso, kambing, baka o kahit anumang hayop at ito ay sumalpok sa'yo, naku kaibigan, siguradong makikita mo si Señor San Pedro. Kaya naman, palaging isipin na huwag magpadali sa maling akala. Akala ko ganito, akala ko wala, akala ko meron. Kaya pag ikaw ay nagmamaneho sa mga ganitong kalsada, huwag magkumpiyansa. Ang pang-apat na rason mga ate, mga kuya, mga mami at mga papi, syempre ang kababaan ng pasensya. Pag ikaw kasi ay isang madaling maprovoke o mapikon na tao, ay talagang aksidente ang aabutin mo. Dahil sa mga canyon roads, hindi lang ikaw ang mabilis pare, hindi lang ikaw ang mabilis ate, siguradong meron pang mas mabilis sa'yo. At pag ikaw ay sinasabing chill ride lang, at biglang may humarurot bigla sa iyong tagiliran, at biglang uminit ang ulo mo, sigurado hahabulin mo ito. At pag ikaw ay nawala ng kontrol, at syempre ikaw ay sumalpok sa poste o kahit anong semento, ay nako, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya pag ikaw ay mga nasak na nitong kalsada, isipin mabuti na ikaw ay may jowa, pamilya, kaibigan, kapatid na uuwian. Kaya habaan ng pasensya. Pag may nag-overtake sa'yo, hayaan mo sila. Baka lang kasi natatain na yan, kaya gusto nang umuwi sa kanilang tahanan. Kaya magmaneho ng dahan-dahan. The last but not the least, syempre mga mami at mga papi, ang ating ginagawang pagmamaneho na sobra sa ating kakayahan. Huwag ko nating gagayahin si Valentino Rossi o kaya si Marc Marquez. Dahil mga bata pa lang huyan sila ay nagtitraining na yan kung paano gumaling at maging ganyan sa kanilang mga riding style na ipinapakita sa MotoGP. Tandaan mo kaibigan, kumpare at kumare, hindi ikaw MotoGP racer. Ikaw ay nagmamaneho lamang. Kaya imbis na gayahin sila, i-enjoy mo at tanungin mo ang sarili mo, hanggang saan lang ba ang kaya ko? At doon mo lang dapat i-maintain kung hanggang saan lang ang kakayahan mo, kaibigan. Huwag kang mangurbada ng 70 kung ang kaya mo lang naman ay 40. Huwag kang mangurbada ng 100 kung sent lang naman in the end. Kaya bago ka umalis, mga mami at mga papi, ikaw ay humarap muna sa salamin bago ikaw magbingking-bingking. At tanungin mo ang iyong sarili, hanggang saan lang ba ang aking kakayahan? At huwag mo nang ipilit ang kahit kailan. Kahit kailan, hindi mo nagawa o hindi mo nakayang higitan.